kailangan natin ay ground pork, pwede ding ground beef, breadcrumbs, garlic, onion, parsley, salt and pepper, and then cheese. And ito yung secret sa masarap na meatballs, evaporated milk para pag niluto mo yung meatballs, hindi siya dry and hindi siya masyado gummy. So ground pork, and then we add garlic. Okay. Ayan. O, diba? And then onion. You can use white onion if you want sweeter meatballs. Usually, si red onion ginagamit siya for salad, so for sauces, mga sausawan ng suka. We Haluin add parsley. Pepper. Sabi kasi ni Mikey, bilis ako. Salt. Okay lang. Huwag magmadali. So, konti lang in-add ko na salt kasi mag-add pa tayo ng cheese. So, Chef, anong klaseng cheese? Usually, ang siyempre, cheddar cheese. Cheddar. Masarap. Pero kung may budget budget, mozzarella, pwede po. Or pareho. Pareho, pwede din. Pwede din. And then, ito yung secret, we add evaporated milk. We will not add egg kasi ang gagamitin natin binder po is yung breadcrumbs. So, kasi the usual na alam natin pagka meatballs, may egg. When mixing like yung mga ground meat natin, we do not over-mix kasi ang tendency nga po, magiging rubbery. Paano mo malalamang okay na? 1 minute, pwede na. 60 seconds, nasa pwede tagay. Na. Yes. Okay. Mga kapitbahay, add na natin yung breadcrumbs. Okay. So kung nasa bahay kayo, okay lang naman gamitin nyo yung kamay nyo pang halo as long as malinis. Malinis. Para we avoid cross-contamination. So, Chef, paano kung gusto ko, alimbawa, masusuko chicken? Pwede ba? Pwede, kung pwede. Breast, yes, pwede po. Naghahanda na mami mo kasi chicken yung kinakain mo. Gusto niyo eh. Okay, pero siya rin ang pagagawin ko. Okay. Magsishape na tayo. Magsishape na tayo. Yan na. Ano to? Halika na po. Sige. Kaya mo na yun, Chef. Hala, kaya mo na yun. Mga isang kutsara, mga kapitbahay. Bilugin lang natin. Para pare-pareho yung laki. Yes. Yung ibang version, naglalagay sila ng yung cheese sa gitna. Usually, ang experience ko, pag kumakain ako ng meatballs, dry. Dry, tsaka yung naghiwa-hiwalay, di ba? Yes. So, pag kami evap, hindi ganun na mangyayari. Yes. Dalawa yung cheese nung akin. Mikey, ikaw na gumawa nito. Habang ako lang, magkakainin ko naman yung ano. So, ayan. Habang binibilog nila yung meatballs, add tayo ng konting oil dito. And then we pan fry the meatballs. Paray na natin. Ooh. At saka teka, 1, 2, 3, 30! 30 daw. 30 meatballs. Yes. So it doesn't have to be deep fried pala. Yes, mas maganda ganyan. Paano po malalaman kung cooked all the way through? Cook all the way, we have to set a timer. 3 minutes each side. O kaya, minimum 2 minutes. As long as mag-brown siya. When cooking yung mga gantong balls, mas maganda. Ang paglagay ng balls, para siya, counterclockwise, para alam mo kung alin yung una mong pipiitin. So, yan. Hinaan yung isang ayo. Ay, ayoko kaya ayo. Hindi ako nagluluto. Yan na. Mga patalsik. Careful. Ayan, sige. Pipiitin lang natin, pipiitin hanggang maging evenly browned yung meatballs natin. And, ano nangyayari? Ay! May naguhula ko dito! Welcome back to Lutong Bahay. Very excited po tayong matikman ang meatballs ni Chef ngayon. Ang galing! Dito ba, Chef? Malapit na. Ayan, almost na. Ang hula ko. Okay, diba? At pa to, parang may nakita akong papel. Ano yan? Ayan ang ating nagtatagong tanong! May ganun? Pakasayin din natin yung mga kapitbahay. Ay, ganun ba? Kasi pag nasagot nila itong tanong na to, mananalo sila ng 5,000 pesos! 5,000! Ang ating nagtatagong tanong ay, ilang taon si Gladys Reyes noong naging boyfriend niya si Christopher? Dapat alam nyo yan kasi kung nakikinig kayo sa usapan namin kanina, abay, dapat alam na alam niyo yan. Pinag-usapan natin kanina, di ba? May pinakita pa akong litrato. Nung kami ay ilang taon lang. Basta masasabi ko lang si Christopher that time ay 12. O, uulitin ko ang tanong, mga kapitbahay. Ang ating nagtatagong tanong ay, ilang taon si Gladys Reyes noong naging boyfriend niya si Christopher? Sakto, tapos na ang tanong. Luto na ang ating. Nasa kaya dyan yung tatlo yung cheese na nilagay.